Hello, welcome ulit mga guys sa aking Art Lelenjo feeding vlog number 4. So, magpapakain tayo ngayon ng ating tarantula. So, lahat sila papakainin ko. Lahat sila, all, yan, mga yan. Halos lahat ang nakikita nyo dyan. And itong aking mga adults. So, yan po sila, mga guys. Ang aking Gramostola pulchripes, mature female. Tito cattle albopilosum, mature female. Tito cattle bagans, fresh molt. Female. And ang aking matured male na albo. At ang aking OBT, female. So, magkapakain na ulit tayo ng ating mga tarantula. Balik ulit tayo. So, guys, ito po pala ang ating mga feeders. This Saturday, ang mga superworms ko. Yan. Papakainin natin yan sa aking mga tarantula na nasa baba. And ito, aking new hatch. Papakain natin to sa mga slings right there, and tsaka yan nasa ibabaw sa taas. And last but not the least, ang aking mga tubias para dun sa aking mga matured female and matured male. So simulan na po natin. First, ang ating mga limang darlingi. Uy, fresh molt. Kitang kita naman mga kaibigan. Andito pa yung kanyang pinagmoltan. Ayan, fresh na fresh. So, hindi muna natin siya pakialaman for 1 week. Next, ang ating ikalawang darlingi. Mukha naman siyang hindi pre-molt. Try lang natin siyang kainin ng new hatch. Uy, kinain. Okay. Ganda yung first feeding bin natin. Third is our third darlingy. Siya ay kumakita ay. Lagyan natin siya ng flash siya para masin natin. Ayan siya. Okay. So, try natin siya pakainin. Ito na. Nain. Nice take daw. Ang ating ika-apat. Ayun, nandiyan sa loob. Tayo natin siya pakainin. Kasi nung nakaraan, eh, nakasarado ang kanyang entrance. So, ngayon, kabukas naman. So, tingin ko kakain na to. Oop. Nice, take down. Okay. And our fifth darling, pili natin siya, pakainin. Okay, halos lahat naman kumain. So yung isa is kakamalt lang, 4 out of 1. So good start para sa ating feeding video ngayon.
Next, ang ating Ceratogyrus meridionalis. Apat na piraso po sila. So, baka ayin natin itong apat na to. Ito ang unang-una. Okay, nice take down. Kumain din. At ang ating ikalawang meridionalis. Lumilipat siya ng kanyang pwesto. Or ito na yung kanyang hulog. Ito na ang kanyang pagkain. Kinain. Pero yun, magkakiting kitang kita sa ating video. Kaya lang nakatago siya, no? Hindi natin siya makita. So, ito ang ating ikatlo. Ito ay pakainin. Kain. Nice one. Oops, tago. Lumipat sa kabila. Hindi natin makita yung pagkagat niya dun sa yun, nababa siya. So, ayan mga kaibigan, nakita. Malaking hatch ang kinain niya. Okay. At ang ating ika-apat na merid. Mukhang ang pre-molt yun, no? Kasi nagka-shine yung kanyang abdomen. Kaya sa tingin ko pre-molt. So dyan ko na lang, pabayaan ko na lang muna dyan yung hatch. Bahala na siya kung kakainin niya o hindi. And ang ating Lasiadora striatipes. Kainin natin siya ng tamang laki lang ng new hatch. Ito na ilalagay para may trail. Nice take down. Ganda ng magkakagat. At sumunod ang ating ikalawang striatipes. Niya kaya ang kanyang prey. Nice take down. Sakmal. Tuwan-tuwa siya. Para siyang nagagalak siya sa sobrang tuwa niya sa kanyang kinain. At ang ating ikahuling striatipes. Kainin niyo kaya ito? Kasi kakamult lang nito eh. Hindi ako sure kung 5 days na or 3 days pala. Kalimutan ko kasi. Uy, kinain. Okay, ganda. Ang ganda yung pagkaka-takedown niya. Hindi ko akala yung kakainin niya.
So another tarantula. And ang ating Ceratogyrus marshalli. Nakain kaya to? Yung kumain. Ang ating unang-unang marshalli. So tatlong marshalli yung ating pakakainin. So ito pa lang yung unang-una. At ito naman ang ating ikalawa. Ang ating ikalawang Ceratogyrus marshalli. Ganda ng pagkaka-take down. Talagang hinabol niya talaga yung kanyang prey. At ang ating ikahuling Ceratogyrus marshalli. Okay, next round. Halos lahat kumain. Kumain lahat ng ating Ceratogyrus marshalli. And ang ating ano pa to, wait, sasimay or Piratopelma sasimay. Okay, ito na siya. Uy, so guys, as you can see, hindi niya kinain. So sa tingin ko busog to. So iwan na lang natin yung kanyang feeder dyan. Next, ang ating ikalawang Piratopelma sasimay. Pterenopelma sasimay. Sorry. Ito na ang kanyang prey. Oops, napunta sa pinakagilid. Yung nice takedown, yun ang magandang takedown na nakita ko. Yung hinahabol talaga yung kanyang prey. So, nice takedown sa ating Pterenopelma sasimay. Next, ang ating Brachypelma classy. Ating Mexican pink beauty. Pakain natin siya ng maliit na lang. Yung hatch lang kasi pag masyado malaki, alam kong hindi niya kakainin dahil takot pa kasi ang mga sling sa mga medyo malaki sa kanila. So ito na ang kanyang kain. As you can see, hindi niya kinain. Sorry. Okay, so itong aantayin pa natin yan, eh matagal-tagal pa bago niya kainin. So another tarantula tayo. And ang ating ikalawang Brachypelma classy. Ito na yung kanyang prey na nakainin niya. Hindi ko alam kung sinesensored niyo yung kanyang movement nung yung hatch to. Uy, kung ayaw niya. Hindi niya type. So, dyan na lang muna yung kanyang new hatch. Hindi mo natin pakikialaman. So, another tarantula tayo. Guys, hindi ko makikita yung feeding bead nito kasi wala siya, hindi ko siya makita kung nasaan siya. Baka nasa EP, nakailalim siya sa kanyang hide. So maglalagay na lang ako ng new hatch. So bahala na siya kung kakainin niya or hindi.
lalagay na lang tayo ng new hatch sa kanyang so yan. So, bahala na yung kakainin niya rin. Yun, kinain pala. Sorry, dituloy natin nakita yung takedown. Hindi kayo makita, ano? Kasi nandun siya sa pinaka hide niya. Doon, sa may tunnel na yan. Ayan, sa may tunnel na ulay black. Mukhang makatakas pa. Excuse. And ang ating ikalawang hati-hati. Hindi ko pala nasabi yung unang pinid natin na hati-hati, yung kanyang name. So, aglagay na ako ng new hatch. Ito, nakainin din. Hindi ko siya makita kung nasaan siya eh. Lagi kasi nasa hide yun eh. Yan, sa tunnel na yan. Lagi siya nandiyan. Push na lang natin para kainin niya. Wala talaga, hindi ko makita kung nasaan siya. Okay, so dyan na lang muna yung ating new hatch. Bahala na siya if kakainin niya or hindi. Next, ang ating pinaka napaka elegant tingnan or napaka gandang tingnan na Caravena versicolor. As you can see, napakagandang tarantula nito, Ramis. So, kapakainin natin siya ng new hatch. Nasakto lang sa kanyang size. Kita ko yun ito sa kanya. Alagay ko na. Pwede hulo. So, ito na. Okay. Nice, 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 nice. Ganda ng takedown ng Caribbean versicolor. Ganda ng coloration talaga, Ramis. Lalo na pag nag 3 inch niyan, nalalabas ang kanyang napakagandang kulay. Pero hindi na siya kulay blue kagaya ng ganyan. Pero napakaganda ng kulay, para siyang rainbow color pag nag-adult siya. Napakaganda talaga, Ramis. Sa mga wala pa nito, try nyo. Napakagandang tarantula yan. Next, ang ating inch size na Gramostola pulcripes Ansex 1.5 yata, 1.5 inches per inch. Try natin siyang pakainin ng match kung pwede na, kasi nag-molt siya this I think 4 days yata or 5 days na. So try natin yung pakainin. Yun, kumain. Okay. Nice one. Ang ating unang-unang Cantoscuria geniculata or geniculata, ito ang kanyang feeder. Nice one. Next, ang ating ikalawang
Akantos courier kinikulata. Kakainin niyo kaya? Mukhang ayaw niya kainin. Okay. So, kunin ko na lang yung hatch. Palayo naman niya kainin. Next, ang ating SP Negros. Andun ito siya sa part na to. So, lagyan natin siya ng new hatch. Ito sa gilid lang para itong kita niya ka. Kainin niya kaya? Okay. So, ayaw niya kumain. Pusag siguro. Dito pa pala yung kanyang isang new hatch na nilagay ko. Hindi niya kinain. So, busog nga siya. Kukunin ko na lang to. Next, ang ating ikalawang SP Negros. Local. Sariling atin po itong tarantula na to. So, galagay ko dito yung hatch. So, bahala na siya. Hindi ko alam kung nandyan sa ilalim ng kanyang height. Iiwan ko na lang to. Oh! So, ayan lang. Guys. Sensya na, guys. Tinawag ako eh. Tinawag ako sa baba. So, ayan guys. Iiwan ko na lang dyan yung kanyang prey. Bahala na siya. Kainin yung kanyang prey. Lalabas siya dyan sa kanyang head. So, guys. Ito yung ating... Hindi ko kabisado yung kanyang scientific name, no? Kasi parang hirap bigkasin. Pero, ang tawag sa kanya is Blue Fang. So, ayan po. Sa ilalim siya ng kanyang height. Hindi natin makikita ang takedown nito. Pero mag-iiwan na lang ako ng new hatch. So, iwan ko na lang tong kanyang try nga natin, sorry. Try natin dito ilagay yung kalumabas siya. Guys. Ay, lumabas na. So, try natin kung makakainin niya. Yun guys. Kinain. Pero, hindi natin nakikita. Kasi nga, nasa ilalim siya ng kanyang hide. So, tatapat ko na lang yung cam. So, ayan mga guys. Yan po ang aking Blue Fang. Napakagandang tarantula nito mga guys. Pero expensive na lang talaga. And next ang ating Psalmopeus Culture. Not sure kung kakain pa siya kasi mukha na siyang prey mold. Try natin siya pakainin. Baka kumain pa. So as you can see, ayaw niya kumain. Kasi prey mold na nga talaga siya. And ang ating next tarantula ay ang tatlo kong
regalis or Fusiloteria regalis. Communal sila, pwede silang pagsama-samahin. Huwag nyo lang gugutumin, baka kainin nila yung isa't isa. So ito po sila, kakamult lang nung isa. Itong yan nasa ito itong sa right side. Yan itong isa, premolt. So hindi kakain itong dalawa. Yung isa, not sure kung nasaan. Siguro nagtatago sa kanyang hide. Ayun, nandito siya sa kanyang hide. So mag-iiwan na lang ako. Eh, meron pa palang hatch dito. Ayan, so hindi ko na lang sila makakainin. In 5 days. So another tarantula na lang tayo. And next ang ating Albostriatus hatchasima. Mahiling magtago sa kanyang lungga. Tayo rin siya makainin. Yun, kinain niya. Nandoon na nga lang sa loob. At ang ating unang insegol. Try na rin pakainin ng new hatch. Ito na ang kanyang prey. Nice one. And next ang ating ikalawang insegol. Ito na ang kanyang prey. Papakain natin. Uy, hindi ko na ilagay sa kanyang sapot. So maglalagay na lang uli ako ng panibago. Hindi niya ma-repetit siguro to. So ito na. Nice one. Nice takedown sa kanyang pagkain. At next ang ating KBT or King Baboon Tarantula. Hindi ko makita ang mag take down to ng kanyang prey kasi pag naglalagay ako ng pagkain, nakatago siya sa kanyang hide. So try sana may magandang feeding bead natin makita. May makita tayong magandang feeding bead niya. O paano niya i-take down yung kanyang prey. So ito na. No respond. As you can see, ayaw niya kainin. Yan na magkatago ulit sa kanyang hide. So ganito na lang gagawin ko. Ilalagay ko na lang yung kanyang prey. So dyan ko na lang ilalagay. Para lang siya kung kakainin niya o hindi. So another tarantula na lang tayo. And next ang ating unang, ano bang tawag ito? Kalimutan ko itong name itong tarantula na ito.
Brieri, A Brieri. So, try na siyang pakainin ng yung hatch. Fresh na yung hatch. Uy, napmasok tuloy sa loob yung new hatch. Di bali, dito na lang. Doon na naman masok sa loob. Ay, nako. So, iwan ko na lang dyan yung dalawang hatch na yun. Bahala na siya. Pumapasok naman siya sa loob ng ano eh. Loob ng kanyang height. And, ang ating ikalawang Brieri. Sana kumain. Yun. Kumain. So guys, yun po lahat ng ating mga slings na pinakain ko from top and to the mid. So dito naman tayo sa malalaki or medium size. Andiyan po sila sa baba. So simulan na po uli natin. So guys, ito po yung ating Brachypelma bumei or tinatawag nilang Mexican firelink. As you can see, yung kanyang abdomen is sobrang laki na and nag-lock na. So I think premol to, hindi ko na makakainin. So another tarantula tayo. And next ang ating Brachypelma hamori ex miti matured female. Pwede natin siya pakainin ng malaking dubia. Dugya may ilang. So nakaili niya. Tago, nagtago yung dugya. So, sana kaya siya. Yun, kinain niya. Yan po ang ating Brachypelma hamori. Naka-crunch po. Tumutunog-tunog pa yung kanyang kinain na dubia. At ang sumunod, ang ating Ramustola pulcripes. Matured male. Baka inin natin siya ng male dubia rin. Tingin ko kakainin niya. Mukhang susunggaban niya yung kanyang pagkain. Sabi ko na kakainin niya eh. Nice takedown. Masarap talaga pakainin talagang. Masarap pakainin ang mga tarantula na mga dubia kasi maririnig mo yung crunch, yung kagat niya. And next ang ating Brachypelma auratum or ang Mexican flimny. Papakainin natin siya ng tingin ko dubia female para sulit na sulit yung kanyang pagkain. Yung kinain niya kahit medyo mas malaki sa kanya ng konti. Nice takedown. Pero hindi ko naririnig yung crunchiness, yung kagat or tunog ng
pagkagat niya sa tubig. So ayan po ang ating Brachypelma arrotum. And next ang ating Chaco goldeni. Not sure kung kakain ko sa dubia. Pero try natin pakainin, baka kumain, kasi kakakain lang nito nung last week. Kasi kumakain to every 2 weeks or 1 month. So try natin lang. Hindi sayang yung feeding bid natin. Nice one, kinain niya. So yun, pinakita kagat-kagat niya. Matured female Chaco goldeni. So next ang ating Clitocatel albopilosum. Honduran tabiform. Ay, hindi siya pakainin ng dubia. Pinulog, sorry. So ito na ang kanyang pagkain. So yun, kaibigan, nakita. Tagat-tagat. Gusto tumakas ng tubig sa kanyang mga fangs, pero talagang ginagrab talaga ng kanyang ngipin para di makatakas ang kanyang ngipin. So yan po ang ating albopilosum Honduran abiform. So guys, ito yung ating Clitocatel bagans. As you can see, pre-molt. Naka-molt lang kanina siguro to, umaga nag-molt. So kunin ko na lang yung kanyang pinagbihisan. Ito yun guys. So hindi muna yung kakain siguro ng 1 week or 2 weeks. So another tarantula tayo. So next ang ating albo male Honduran. Ewan kung kakain siya, pero try natin. Yun, kumain siya. Hindi makita guys, no? Pero try natin makita para makita rin yung feeling bit. So yun, hinahin na nga niya mga guys. So yun ang ating albopilosum Honduran, Clitocatel albopilosum Honduran herbivore. Well guys, yung ating Imorinus or orange baboon tarantula is nasa hide niya. Pre-molt din po ito, kaya hindi po natin siya makikita. So pre-molt siya. Nakita ko kanina, lumabas siya, bigla siya nagtago uli. So sinarado niya yung mga entrance niya. So nakasarado lahat yun. So means na mag-umult siya, so ayaw niya mapadisturb. So another tarantula tayo. So guys, ito naman po ang ating Cyriopogopus libidum, also known as cobalt blue. As you can see, nakasarado yung kanyang hide. Hinarangan niya or sinarado niya ang kanyang hide. So ayaw niya lumabas. It means ayaw magpa-disturb or busog. Pero promise ko sa inyo, busog lang yan. Kasi kakamort lang nito last week or last week pa. So ayaw magpa-disturb. Nakasarado kasi entrance. So papakain na lang natin siya next week. Next ang ating Chromatopelma. Ano man tawag dyan sa
TS na yun, nakalimutan ko. Sorry guys ha, reminding ko muna. Chromatus, Nandochromatus. So yan po ang Brazilian red and white tarantula. Pakainin natin siya ng superworms. So ito na ang kanyang pagkain. Yun, kinain niya. Nice one. Change na guys ha, mukhang aabot ng 20 minutes itong ating feeding bid sa dami ng pinakain ko. So next ang ating pumpkin patch or SP Columbia large male daw sabi. So pakainin na natin. Ang laki ng mga super worms ko. Wala na ako natong maliit na worms. Puro lahat mataba na sila. So pakainin na lang natin siya ng medyo malaki-laking new hatch. So ito yun, try natin pakainin. Okay, kinain niya. Nice. So yan, yan po ang ating SP Columbia, also known as pumpkin patch. Ang ganda ng patterns. And next ang ating Monocytropus balfouri, ang ating blue-legged baboon. Takainin natin siya ng sakto lang sa kanyang appetite. Nice one. So yan guys, ang ating Monocytropus balfouri female, nasa 3 inch pa lang. Next ang ating Lasiodora paraibana female. Pakainin natin siya ng superworms. Ito na ang kanyang superworms. Kinain niya kahit mas malaki sa kanya. Ang ating female Lasiodora paraibana. Yan po ang ating unang-unang Lasiodora paraibana. Next ang ating ikalawang Lasiodora paraibana, female din. Kainin niya kaya? Hindi niya kinain guys. Bakit kaya? Yun, kinain niya. Nice. So yan po ang ating Lasiodora paraibana female. Mas malaki po ito compared doon sa isa. And guys, ito yung ating Cyropogopus
Syriopogopus hainanus or hainanum. Nasa ilalim siya ng kanyang barrow. So, ang gagawin natin, maglalagay na lang ako ng pagkain sa kanyang butas. So, didiretso yan papunta sa kanya. So, try natin panoorin kung makita natin kung paano siya mag-feed. Ayun. Kinain niya yata. Hindi lang natin makita, no? Yan guys, kagat-kagat niya talaga, promise. Itang kita. So, yan guys. Ang Syriopogopus hainanus or hainanum. Okay. So guys, ito yung ating Pilosoteria formosa. Ayan, nandiyan sa kanyang hide. Pakainin natin siya ng superworms. Ano ba natin makain siya? Yun, kinain niya nga. Ang kita naman mga guys, malabo lang yung ating cam. Kaya ang ating video. So, yun, kinain niya. Okay. And next, ang ating Pilosoteria metallica. Not sure kung anong tawag rito sa kanyang name. Ornamental sapphire yata. So, try ako siya pakainin. Kung kakain siya. Kasi mukhang primol siya eh. Try natin siya mga ipin. Nang dubya. Wish na. Nahulog, wait lang. So, ito. Kanyang pagkain. Okay. So, hindi niya kakainin. Kasi mukhang primol. Tsaka parang gumawa na siya ng kanyang higaan. Ayan, ang kanyang mga web. Mukhang magumult nga siya. So, hiyaan na lang natin siya dyan. So guys, ito yung ating pinakahuling papakainin. Ang ating huntsman. Pero hindi ko sure kung kakain ito ng worms or superworms kasi hindi ko pa natatry. So ilalagay ko na lang yung superworms dito. Yun, kinain niya. Nice one, nice. Naisama rin ito sa aking feeding bead. First time ko po na makita ang kumain yung huntsman ko sa aking feeding video. Napakaganda talaga ang tingnan ng huntsman pag kumakain din. So ayan guys,